Channel, good morning! How are you everyone? Ito ako sa aming garden kasi mga sis, nakita ko na nag-red na yung ating strawberry, so kukunin ko na siya for the first time. Ito na mga sis, yung ating strawberry and meron na ditong isa, ayan oh. Ano na siya, hinog na siya. Maliit siya mga sis kasi first na bunga lang ito ng ating strawberry, so ganyan siya. Ayan. Paano ba pag-pick nito? Ganito siguro. So, ayan mga sis, yung ating strawberry. Oh. So, kunin na natin siya. Dapat siguro dinala ko yung gunting ano. Pero okay lang. Ayan. Ayan mga sis, maliit. Maliit na strawberry. And meron pa dito mga namumulaklak mga sis, So, another strawberry to. Kaya pala hindi ito muna namin nilagay ng net kasi first tanim ko ito mga sis and first bunga ito ng aking mga strawberry. So, yung asawa ko hindi muna naglagay ng net pero sabi niya next summer daw mas marami na daw ang bunga nito. So, kailangan na talaga namin lagyan ng takip kasi kung hindi, uubusin siya ng mga ibon dito sa amin. Mga sis, nakain ko na yung strawberry and matamis nga siya. Meron pa ako dito tinitingnan na ilang piraso na medyo malalaki na siya. Ito siya mga sis, Ayan, malapit na din to maghinog. Siguro mga ilang araw na lang. And ayan mga sis, Ayan. So sabi na nga ng asawa ko kanina, sa next summer na lang daw namin to lalagyan ng cover ng net. Kasi mas marami daw bunga nito next summer. Ayan yung aking strawberry dito. Nandito naman tayo sa aming patatas dito. Tingnan nyo sila mga sis. Grabe ang tangkad na nila. Hindi ko alam kung ano na yung laman nito. Kung alam nyo yun. Kasi hindi ko pa first time kung magtanim ng patatas. So hindi ko alam kung paano yung cycle niya. Same with my strawberry. So excited akong malaman kung alam nyo yun paano ba yung way ng pagkakaroon nila ng laman. Kasi alam ko yung mga kamote. Kasi dyan sa province sa Pinas, dati nagtatanim kami kamote, so alam ko kung paano sila, alam mo yun, pag-aanihin nyo na sila, may mga umpok-umpok yan sila, so hindi ko alam sa patatas kung ganun din ba. Pero ayan, ang tatangkad na nila, grabe. Alam nyo ba mga sis yung pananim dito, yung mga ano dito, mga ganito tanim, ang bilis nila ditong tumangkad ngayong summer. Grabe, nakaka-amaze. Pero yun yung sabi ng asawa ko na ganun nga daw dito pag summer. Kasi kumbaga, ito lang yung season nila na talagang ano, pasensya na kayo, ang daming lamok mga sis mo. Talagang ang bilis nilang lumaki. Kasi alam nila na pag dumating na yung spring, alam mo yun, palanta na naman sila. So, ayan, excited ako mga sis malaman kung paano sila dumadami. Kasi, of course, nung tinanim ko sila, diba, nilagay lang namin isa. Tapos, ayan o, dadami na sila. So, ayan, tingnan natin yan pag ano. Talagang ipapakita ko sa inyo kung paano. Alam nyo ba mga sis na, after a couple of weeks, season dito yung anihan na ng mga blueberry. Siguro mga 2 weeks to 3 weeks. Anihan na ng mga blueberry kasi hinog na sila sa mga forest area mga sis. So, excited akong mag-pick ng mga blueberries. In fact, nire-ready na namin yung aming mga tools, yung mga lagyana ng blueberry kasi mag-pick kami mga sis. So, ayan. And yung mushroom din dito, season na nila. In fact, dito sa amin, sa bakura namin, meron ako nakita. Ayan mga sis, nakikita nyo yan. Ayan, isa. And then, itong white. Hindi ko alam kung eatable yan, ha. Pero, andito sila sa, tingnan nyo, katabi lang ng aking patatas. Mushroom. Ayan, no. And then, meron pa akong nakita dito, mga sis. Pakita ko sa inyo. Kasi, ayan, mga sis, Ayan, no. Maliit pa sila. Pero,
malapit na rin yung season ng mga mushroom, mga sis. Malapit na rin silang mag, yung alam nyo yung pwede nyo na silang anihin. Pero, kailangan mong pumunta. Ay, ayan pa. Ngayon ko lang nakita. Ayan mga sis, oh. Ayan isa. Ayan pa, oh. Ito, oh. And then, may naapakan akong isa. Ayan. Ito pa. Ayan, oh. And then, ayan pa mga sis. So, madami. Ay, ayan pa. Ngayon ko lang napansin. Ayan mga sis, oh. Ayan, mushroom. Ayan na nga mga sis, sabi ko sa inyo, malapit na yung season ng mushroom din dito. So, naglalabasan na sila. Kaya lang, ang big risk naman dito mga sis, kung hindi mo alam kung ano yung eatable, huwag ka na mag-try kumuha kasi may eatable na mushroom and then may mushroom din na poisonous dito sa Finland. So, kung hindi ka marunong mag-choose ng eatable na mushroom, don't risk mga sis, kasi yun yung sabi sa akin ng asawa ko, na pwede kang mamatay ng ganong mushroom. Kasi ayun, kailangan talaga marunong, tinitingnan ko dito sa gilid ng bakod namin kung merong mga mushroom. Kasi yung asawa ko rin, matagal na daw siyang nakapag-pick ng mushroom, ilang taon na ang nakakaraan. So hindi niya ganun ka-sure kung ano ba yung eatable. So sabi niya, hindi daw kami magpipik ng mushroom. Kahit na siguro may makita kaming mushroom, hindi kami magpipik. Kasi nga, di ba, nakakatakot naman dahil lang sa mushroom. Pero ayun, blueberry, eatable siya kahit anong klaseng blueberry. Kasi isang klase lang naman yung blueberry. So ayan, marami na ngayon mga sisik. Lumabas kami ng bahay mga sis, nakita nyo kanina yung video, nasa labas kami. Ayan, dito ako sa aming kitchen, meron kaming tirang rice kahapon, so iinitin ko siya. Ayun yung aming kakainin, and then nag-grill yung asawa ko ng maliliit na sausage. So ayan, yun yung aming lunch, kararating lang namin ng bahay. Na pala kanina mga sis, 'di ba nagpakita ako sa inyo ng mga maliliit na mushroom. Ngayon, nung nasa sasakyan na kami, sinabi ko sa asawa ko na may mga mushroom sa bakod namin. Sabi niya, "Wag ko daw yung hahawakan." Tapos nagulat ako kasi nahawakan ko siya, yung isang maliit na puti. Kasi sabi ng asawa ko, pag nahawakan mo daw yung poisonous na mushroom and then malik mo yung iyong finger na hindi mo naman ina-expect, kasi nga, nakalimutan mo, pwede ka daw nun mapoison. So, nagulat, natakot talaga ako. Kasi, alam niyo ba ang ginawa ko? Chinek ko yung aking video kung alin dito sa kamay ko, yung ginamit ko. Kasi, nung nagbabiyahe na kami, mga sis, kumain ako ng candy, and then ginamit ko to. So, nag-usap ko lang, grabe, natakot talaga ako. Tapos, ang ginawa ko, mga sis, chinek ko yung aking video kung alin dito sa kamay ko yung ginamit ko, kung kaliwa ba or kanan. Tapos buti ito yung ginamit ko. Hindi ito, kasi ito yung ginamit ko pang kain ng candy. Kasi hinawakan ko yung candy, ginanon ko. Tapos yun, grabe yung worry. Kasi ko na. Buti na lang, ito yung ginamit ko. Tapos hinugasan ko na agad siya. Pagdating namin doon sa pinuntahan namin, hinugasan ko kaagad.
Mutay tayo dahil sa mushroom, ano. So, ayan, lesson. Huwag maghahawak-hawak ng mga mushroom na hindi mo alam kung poisonous ba yun or eatable. So, yun yung sabi ko sa inyo mga sis, mga nandito sa Finland or kahit saan man, kung hindi nyo alam na eatable siya, huwag nyo hahawakan mga sis, kasi kahit daw yung mahawakan mo lang siya na maliit, tapos malik mo yung iyong yung finger, it can cause something. Alam nyo na, hindi maganda. So, ayan, it's better to be safe than to be sorry, sabi nga niyan. So, ayan, initin ko yung aming rice kasi kagagaling lang namin ng bahay, paulit-ulit. Pero ayan mga sis, yung aming rice. Dumihan ko yung init, pero alam ko naman na hindi namin ito mauubos. Kasi yung aking asawa, hindi naman yan mahilig sa rice. Pero andun siya sa labas, nag-iihaw. So, ito naman yung aking gagawin. Ayan. Initin ko lang siya dito. Okay. And then, dun kami sa labas kakain mga sis. Andun sa may... Diba, nakita niyo yung aming, ano dyan, pa-table. So, dyan kami magkain. Date kami dyan. Ganun. Alam niyo ba dito mga sis? Walang karinderya dito. So, kapag ka nasa labas ka at nagutom ka, mahirap. Pwede naman restaurant, pero of course, mahal. Hindi gaya dyan sa atin, diba? Pwede tayong kumain dyan sa labas, karinderya, mga ganun, madaling mahanap. Pero dito hindi. Kaya... Ayan, uwi ka talaga ng bahay, tapos mag-prepare ka ng inyong kakainin. Kasi kung hindi, kung lagi kang sa labas kakain, mahal mga sis yung pagkain dito. Makakain ka siguro mga 6 euro pataas, 10 euro. Diba ang mahal mga sis? Kahapon nga pala, pumunta kami ng shop and then bumili yung asawa ko ng ganito mga sis ko. Ano bang tawag dito? Cherry. And matamis siya mga sis. Matamis siya. Ayan o. Ayan o. Ito mga sis yung sabi kong binili ng iniihaw ng asawa ko. Frankfurt mga sis. O yun. Iba man kasi yung language dito mga sis. Kaya iba yung name nila. Pero masarap siya mga sis. Lalo na kapag inihaw. Masarap. And ito yung tira kahapon ng asawa ko. So initin ko na lang din tong sausage. Pero yung kamatis of course hindi ko iinitin kasi... pangit pag ininit mo yan. Ayan. Ayan, meron akong sardinas dito mga sis. Oh. So, initin ko rin to. Alam niyo naman tayo, sanay tayo sa ano, pagkain ng Pinas. So, alam niyo yung hinahanap ko minsan yung sardinas. Kaya, may shop dito mga sis malapit sa amin na nakahanap ako ng natigil yung aking microwave. Ng sardinas mga sis na mura. Ayan mga sis, oh. Ano to mga sis? 1 euro and 15 cents. Of course, kung sa peso, mahal. Kasi nasa 60, more than 60 or 70. Pero mas mura kaysa dun sa sardinas natin na nasa Asian store. 2 euro something. Mas mura ito. So, ito na yung binibili ko. And, masarap siya mga sis. Promise, masarap yung lasa niya. Ayan, rainbow. So, meron ako dito ang dalawa. And ito siya. Ito yung isda niya. Kasi masarap siya kasi yung may olive oil siya na yung alam yung mantika niya. So, yan. So, ako, mabubuhay ako kahit rice and then sardinas for pagkain ko. Okay na ako doon. Walking tayo mga sis! Ang ganda ng panahon. 6 PM na dito ngayon mga sis. And hindi ko dala yung aking tripod, so hawak-hawak ko lang yung aking camera kaya nakikita niyo yung aking balikat. Ang ganda ng weather ngayon mga sis. 6 PM. And of course, andyan pa yung ating ayan o, paaraw. Ay, nagbabiking. Ano ba yung pwede nating pag-usapan mga kapatid? Thank you so much. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Greetings from Finland. Thank you so much. Mga kabikulana, yung mga bikulana na nag-comment sa akin. Thank you po. Salamat. Pa-share naman. Mga ganun. Ito po yung mga bahay dito sa Finland. Ayan. Yung mga ganyan, nasabi ko na yan sa mga
previous video ko na usually pag ganyan po, apartment, mga ganun or old institution. Kasi po dito sa Finland, yung system po nila, karamihan kapag ka ikaw po eh maedad na dito at alam mo yun, hindi mo na kayang tumira sa isang bahay na malaki na kailangan mong alagaan yung bahay. Yung alam mo yung hindi mo na magawa personally, pwede ka pumunta sa or tumira sa old institution. So, may mga mag-aalaga sa iyo doon ng mga nurses or kung ano man. And pwede ka naman bisitahin ang iyong family doon. So, ganun po dito. For my husband, opinion niya, and of course sa akin din, hindi magandang tumanda dito sa Finland kasi ayun nga, sa old institution ka. And of course, nakakalungkot, 'di ba? Kasi kasama mo yung ibang mga tao na hindi mo naman kaano-ano and doon ka na, 'di ba? So, I appreciate pa rin yung family ties dyan sa Pilipinas kasi tayo, 'di ba, pagka paedad na tayo, nakatira na tayo usually sa anak natin kasi yung anak natin gusto na nila daw dito ka na mama or papa sa bahay namin kasi ano alagaan ka na lang namin mga ganun diba dito mga sis hindi dadaling ka sa old institution meron namang iba na sa bahay pa rin nila pero konti lang mas marami daw talaga na ayun dadaling ka na sa old institution so ayan walking tayo napachismis ang lola nyo pero anyway totoo yun. Ayan, meron pa ditong ano, buildings. Ayan yung ating pinag-walkingan ng kapatid. Walking ako, malapit lang sa bahay namin. Kung ganito yung lakad ko, mahina lang, mga 5 minutes na sa bahay na ako. Pero kung bibilisan ko, andyan, ansaglit na lang tayo. Ito mga kapatid, may madadaanan tayong matangkad na building. Usually, pag ganitong mga building, mga bagong building lang to, mga bago lang yun mga sis kasi dito ang mga building dito I mean ang mga bahay or kung anumang tawag nyo dyan hindi ganyan katataas dati usually mga pag mga luma na mga mabababang building lang yan mga 1 floor 2 floor 4th floor mga ganun so ito yung mga ganito bago lang yan sila so andito na tayo mga sisa. Nadaanan ko na dati to nung nag-walking din ako. Yung soccer field and then may mga nagpa-practice ditong mga bata and then teenager. Ayun sila mga sis ko. Medyo ano siya. Medyo malayo ng konti so hindi niyo makikita. Pero anyway, ayan, continuous walking pa rin tayo. Pero malapit na tayo sa bahay namin. Madadaanan din natin yung patulay nila dito. Ayan yung soccer field na sinasabi ko mga siso. I-try natin i-zoom. Ayan. Kita sila kahit konti. Ayan, may mga bata dyan na nagpa-practice. So, andun tayo galing sa side na yun. Doon. So, ito na yung kanilang patulay dito mga siso. Tingnan nyo mga siso yung kanilang pabulaklak dito. Ayan, yung mga damo-damo, ang daming bulaklak. White. Ayan, ito yung tulay nila dito mga sis, oh. May tubig ito. Kita nyo. Nung pumunta ako dito nung nakaraan, nag-walking ako dito. Merong isang ibon na nandoon. And then, nakatayo lang siya dyan sa gitna ng tubig. Nag-aantay lang siya ng dadaang isda na pwede niyang matuka. Ang talino ng ibon na yun. Ayan mga sis, oh. Ito yung pa-bridge nila dito. Andito na ako mga sis sa aming street. Natatanong ko na yung aming bahay. And windy ngayong araw mga sis. Kikita nyo diba ano na mga siguro 6:30 PM na ng gabi. Bago ako papasok ng bahay mga sis, i-check ko yung aming mailbox. Ay, walang laman. Kinuha na siguro ng aking asawa. Andyan na kami mga sis. Andyan na yung aming bahay sa tapat ko. So, I guess magpapaalam na ako for this video. Thank you so much for watching and see you again tomorrow.